I'm gonna go directly dito sa content, no? So eto, discussion of vision, mission, hindi na yan kasi alam niyo na yan, graduate na nga kayo eh. Discussion of the University College rules and regulations, the more na dapat alam niya, no? Wala namang problema sa rules and regulations as long as di kayo nakakapinsala sa kolehiyo at may mga kailangan tayong sundin katulad ng sa pagtuturo at pag-aaral, no? Hindi dapat nangungopya, no? Walang kodiko, sarili niyong gawa, no? Yun lang naman ang mahalaga dyan. Then we're gonna discuss yung syllabus, and that is what we're doing right now. And then we're gonna go jump right away dito sa second, no? Because second to fifth week, eto yun, no? This is gonna be our second week dapat, no? So after discussing the syllabus, we can go directly to this, no? Ano ba yung pag-aaralan dapat sa second week, no? Na ngayon nga, no? This week. Ito yung, ano ba yung power plant engineering, definition ng power plant, types of power plant, iba't ibang power plant, tas power situation in the Philippines, no? So, ano ba yung power situation ng Philippines, no? Ano ba yung mga ginagamit na power plant sa Philippines, no? And then, we're discussing the syllabus right now, no? Ayun ay tatalakay natin mula week 2 hanggang week 5. Ibig sabihin, 2, 3, 4, 5, no? Matagal-tagal, no? 2, 3, 4, 5, no? And then, we go jump directly dun sa hydroelectric power plant. Malaki din, 6, 7, 8, no? 3 weeks. Ano ba yung hydroelectric plant? Ito ay planta na patungkol sa hydro. Kaning hydro? Tubig. Paano nagiging, nag-degenerate ng electricity yung tubig? Anong, saan galing yung tubig na to? Class. Pag sinabing hydroelectric plant, saan yan? Merong pinag-uusapan na either ano? Dam. Dapat may dam or mga river. Mga run-off river station, run-off river. Tapos yung tubig doon na lumalagas last o dumadaloy, ilalagay mo sa tubo. So magkoconstruct ka ng mga construction, mga kailangan ka ng mga civil engineer doon o mga structural engineer. Para padaanin sa tubo, ang tawag ay penstock. At yung penstock, yung dulo noon ay tatama sa turbine blade. Normally, ang ginagamit nila sa malalaki ay yung mga Francis na vertical turbine. Pero sa mga micro hydro, mini hydro, maliliit lang, no? So yun ang ating titingnan yung small scale, tapos pupunta sa malaking scale. And after that, after lang sa isang power plant, no? Kasi we have to manage, kasi hindi sinama yung steam power plant dito, but we're gonna start with the steam sana, no? Hindi sinama yung steam dito, no? Masyadong nakita ko malalaki masyado yung weeks para sa planta, kasi 6, 7, 8, madali lang naman tong hydro na to, no? Then we're gonna have assessment, yung midterm exam, week 9. Now, we go to the gas turbine power plant and the Brayton cycle. Ano ba tong gas turbine? Yung gas turbine power plant ay gumagamit ng gas. Anong klaseng gas? Pwedeng LNG, no? Liquefied natural gas, no? O kung ano mang gas yung ginagamit para paikutin yung blade ng turbine. Pag pinaikot mo yung blade ng turbine, no, hindi steam ang ginagamit mo, kundi gas, no? Yung gas ang ginagamit mo, gumagamit ka ng compressor, ng combustion chamber, at yung apoy, yung gas na yun, yung nag-drive sa turbine, no? Blade, no? Para naka-attach sa generator. Nga pala, ang cycle na naka-attach dito sa tinatawag na gas turbine ay Brayton. Ang tanong ko, ano ba yung cycle pag ang pinag-uusapan ay steam power plant? Anong cycle yon? Anong ideal cycle? A class. One, ano? Rankine o Rankine. Depende. Taga ano kasi yun eh. Alam ba ko taga saan si Rankine? Rankine professor yun sa Ireland, no? Sa Glasgow University, no? Si Rankine. Okay? Ngayon, didako tayo sa geothermal. Ano yung geothermal? Ano yung J yung nga pala? Earth po. Ha?
Geo means earth po. Earth, lupa. Ang planta na to ay galing sa lupa, sa ilalim ng lupa. Oh, di ba may mga hot spring, no? Geothermal, ibig sabihin mga spring. Mga steam na galing sa ilalim ng lupa, no? Saan yung geothermal sa Pilipinas? Meron dito sa Tiwi Albay, meron din yan sa Batangas, no? Meron sa Batangas yung PGI, no? Philippine Geothermal, no? Power Plant Incorporated, no? Sa PGI. Basta anything na galing sa lupa, no? Nakakuha ng steam, no? Tapos extract nila, yun ay tawag ay geothermal plant, no? So, anong papag-aralan doon? Yung mga tungkol sa geothermal, sa mga types ng geothermal, yung field, no? Ano ba yung mga meron dapat sa geothermal field? At dito ay diesel. Napansin nyo ba nawawala yung pinaka-basic, yung steam, no? O yung thermal power plant na based sa steam? So, 16 to 17, alam mo kung bakit? Siguro hindi na nila sinama dahil, ano, no? Yung kadalasan na to, no? Kasi sa Thermo 2 na nadi-discuss na to and so on and so on, no? Pero isingit natin yan, huwag kayong mag-alala. Now, ito yung mga assessment rubrics, 60% tsaka 40%, no? Ito yung mga kailangan sundin. Analysis of the problem is 40, solution is 60, no? Saan nanggagaling yung malalaking portion ng grades? Ito sa exam, no? Exam. We have two exam, major exam. One is midterm, the other is prelim. Diba? 30% yon. So, may mga quizzes din, no? So, siyempre, individual quiz, dadalawa lang kaya, no? Then, mga project. When we talk about project, hindi naman tayo nagpo-prototype. Basta, parang mga report, mga technical terminal report, mga analysis, problem solving, no? Participation and recitation. Kung kayo ang nagre-recite, nag-present, diba? Participation and recitation. Katulad na, ba nagtatanong ako, tapos papaliwanag mo yung problem, paano mo sinagot, yon 10%. And the promptness or attendance ay 10. Pag in-add mo yan lahat, so 100%. Na? Ang final grade, midterm grade plus tentative final grade, na? Passing is 75. So midterm grade plus final grade divided by 2. Tentative, no? Tapos, yun ang magiging final grade, no? So, naka-formula naman yan. Okay? Maliwanag ba? May tanong ba dito? Juan, tsaka Ebi? May tanong ba? Wala naman po. Ah, si Juan may sinasabi. Ano yan, Juan? Yung po sa karamihan mga project kung nangyayari lang sa labas. May ula bali wala na po bang magiging project sa lab na lang po. Si sa lab si ano may hawak 'di ba sa Adrian, si Engineer Adrian. Tama ba? Si Engineer Adrian ba 'yung may hawak ng lab nyo sa power plant? Picture nga ba si Engineer Adrian? Hindi, yung project dito i-convert na lang natin ng mga paper. Alam mo yon, magre-research kayo sa planta, tapos aaralin nyo yung mga capacity. May mga tanong ako na ibibigay para masagot nyo. So, ganoon na lang ang ating project. Di ba? Nakalagay doon project. Yun ba yung tinatanong mo? Ito? Apo. Another 30% is project, no? Ayun nga, no? Halimbawa, magde-design ka ng power plant or ano mga gagawin, di ba? So, ano yung unang gagawin? Paano mo i-calculate tong capacity nito? Ganyan-ganyan, no? Ako lang magbibigay na yun, tapos may mga tanong akong ibibigay para makita ko kung na intindihan, no, yung ating subject. So ngayon, let's gonna stop for a moment from that discussion kasi malinaw naman yun, no. Idadagdag ko lang yung STEAM kasi napaka-basic ng STEAM, no. Kasi dito kung mapapansin nyo, parang wala yung STEAM. Anong ang meron dito? Hydroelectric sa tubig. Gas turbine, anong ginagamit na mga gas? Yung mga liquefied natural gas, no? Pero gas turbine na based sa Brayton. Geothermal, geothermal galing sa sa lupa, katulad ng Tiwi, no? Tiwi,
thermal plant, no? And then yung diesel power plant, maraming mga diesel power plant, pinapag-combine-combine yung mga diesel unit. Hindi lang isa yan, no? Marami. Pwedeng 24, apat na po, no? So diesel power plant, malalaki yan. No? So ang pinaka-basic nawawala yung steam, so isisingit na lang natin later, no? So we're gonna stop for the from here. What we're gonna do is